tumayo sa isang madilim na silid na napapalibutan ng mga kandila at tumingin sa salamin habang binabanggit ng 3 beses ang pangalang Bloody Mary at maya-maya ngay ito'y magpapakita na sayo na kung minsan ay may hawak pang walang buhay na sanggol o di kaya namay nasa likuran mo na. Magandang araw mga katoto! Ang kwento natin ngayong araw ay patungkol sa isang sikat na babae na palaging naikakabit sa mga kwentong katatakutan kapag pinag-uusapan ang multo sa salamin. Si Bloody Mary. Ngunit alam nyo ba na ang kwentong ito ay hindi lamang pala basta gawa-gawang istorya dahil ito ay hango sa totoong pangyayari. Bago pa man sumikat ang pangalang Bloody Mary, ay nauna muna siyang nakilala sa England bilang si Queen Mary, ang kauna-unahang Queen ng England. Dito na rin siya ipinanganak noong 1516 sa palasyo ng Placentia. Siya ang kaisa-isang anak nila King Henry VIII at ni Catherine ng Aragon. Nagsimulang magbago ang buhay ni Mary noong maghiwalay ang kanyang ama't ina noong 17 years old pa lamang siya. Ang dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay dahil sa hindi matanggap ng kanyang ama na hindi lalaki ang kanilang naging anak. Kaya naman, naghanap ng panibagong asawa ang hari at pinakasalan nga niya ang nooy maid of honor nila sa kasal ng una niyang asawa na si Anne Boleyn at nagkaanak rin sila at ito nga ay si Elizabeth na babae na naman. At dahil sa takot ni Boleyn na hindi sa anak niyang si Elizabeth mapunta ang trono, ay pinilit niyang ipadeklara na si Mary ay hindi legitimate na mamuno at nagtagumpay siya. Ngunit sa kasamaang palad, pinapugutan ang ulo ng hari si Boleyn na kanyang asawa dahil sa pagtataksil. Ngunit huli na ang lahat, nadungisan na ang pangalan ni Mary sa buong kaharian. Sa kabuuan ng pagdadalaga ni Mary ay nakaranas siya ng matinding menstrual pain at irregularidad sa kanyang dalaw na nagdagdag sa kanyang kalbaryo habang siya'y tumatanda. Bukod sa irregularidad ng kanyang dalaw, si Mary ay dumaranas rin ng melancholia. Subalit sa kabila ng pinagdaraanan niya, ay hindi siya nito napigil na pagharian ng trono noong 1553 at kalaunay na pangasawa si Philip of Spain noong siya'y 37 years old sa pag-asa na rin na magkaanak ng lalaki na pwedeng mamuno sa susunod na henerasyon. At sa kabutihang palad, ay nabuntis si Mary, ngunit hindi siya nakitaan ng mga senyales ng pagdadalang tao tulad na lamang ng pagsusuka o pamamaga ng kanyang hinaharap o dibdib. Kaya naman ang kanyang mga nasasakupan ay nagsimula ng magtaka at hindi nga nagtagal ay kumalat na ang balibalitang hindi umano totoong buntis si Mary. Sa panahong hindi pa uso ang pregnancy test at kahit ang mga doktor ay walang ibang kayang gawin para makita kung ano ang kalagayan ng bata, ay panahon na lamang talaga ang makapagsasabi kung lalaki nga ba ang bata o hindi. Si Mary ay naglagi sa isang sikretong silid para i-confine sa loob ng 3 linggo bago ang kanyang itinakdang panganganak sa May 9. Subalit dumating ang itinakdang araw ay walang lumabas na bata. Nagkamali lamang daw ng kalkulasyon ng mga doktor kaya naman inilipat nila ito sa June. Marami ang kumalat na balita tungkol sa panganganak ni Mary. Marami ang naniniwala na nanganak na talaga ang kanilang reyna. Ngunit may ilang naniniwala na baka raw namatay ang bata habang nasa sinapupunan pa ito. At ang iba naman ay iniisip na baka hindi naman daw bata ang laman ng tiyan nito, kundi isang tumor. Sa kabila ng mga haka-haka, ang tiyan ni Mary ay unti-unti nang lumiit at dumating nga ang mga araw na itinakda upang siya'y manganak ay wala pa rin lumabas na bata at nanatili siyang balisa at malungkot. Naniniwala siyang pinaparusahan siya ng Diyos dahil hindi niya nagawa ang kanyang misyon bago siya manganak. Sa mga panahon na inaakalang buntis si Mary, ay nahati ang kanilang lugar sa dalawa, ang Protestante at ang mga Katoliko. Iniutos ni Mary na magkaisa ang lahat sa iisang relihiyon at ito nga ay ang sinasabi niyang tunay na relihiyon, ang Katoliko. Ang mga hindi susunod dito ay paparusahan. 240 na mga lalaki at 60 na mga babae ang nahuling hindi sumunod at ang mga ito'y sinunog. At doon nga nabansagan si Mary bilang Bloody Mary.
Hanggang sa ngayon ay kilala ang kaso ng pagbubuntis ni Mary bilang pseudocyesis o phantom pregnancy. Napaka-rare at napaka-misteryoso ng kasong ito dahil ang isang taong tinamaan ng ganitong klaseng karamdaman ay aakalain ng lahat na buntis ito at paniniwalain ang sarili ng sinuman na buntis talaga siya na kahit ang buwa ng dalaw ay mawawala. May posibilidad rin na ang nangyari kay Mary ay endometrial hyperplasia na maaaring urine cancer na naging dahilan ng kanyang irregularidad sa dalaw at paghina ng kanyang appetite. Makalipas ang isang taon, si Mary ay di umano'y nabuntis na naman. Ngunit sa puntong ito ay hindi na naniwala ang kanyang asawa hanggat walang lumalabas na bata. At katulad nga noon ay namenopause na si Mary lahat-lahat ngunit wala pa ring lumabas na bata. Namatay naman si Mary isang taon lang ang lumipas, marahil dahil na rin sa uterine o ovarian cancer. Ang pangalan ni Mary ay buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon, ngunit iilan lamang ang tunay na may alam ng kanyang totoong istorya. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel.